Anong balita? Ang mga politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto, lahat ng kilos, dokumentado. I'm sure it's going to be another exciting night. Magandang gabi mga kapatid. Yes, magandang gabi, Martin. Martin. Oh, anong balita natin? Roda, ikaw na. And Martin, malalaman natin kung paano napapanatili ni Speaker Del Monte ang balance sa kanyang buhay. Eh, talaga pag tumatanda, kailangan na yung maingat tayo sa ating kamusugan. Di ba? MJ, bakit pag Wednesday, fresh na fresh ang dating mo? Ano bang balita? Okay. Paano ako sa inyo eh? Ang balita natin, inusisa natin ang ilang mga mayor na itatlong buwan na sila sa pwesto. Oo nga. Ang season na. Meron, pabata ng pabata ka. Martin, isang araw pumunta tayo sa Napolcom at nalaman natin na itong pala si Secretary Robredo ay may mga agents na nagpapalakas ng kanyang loob. At syempre, hindi kompleto ang balita kapag wala si Astro del Castillo. Dobby, anong balita? Iba kami ng buhok nun, ha? Pagpuntahan natin naman itong si Miguel Zubiri. Itong senador na to, gusto pa na maging Ghostbuster. At ang ating child star. Oh, ano naman balita ngayon? Ay, kay malaki na. Well, Mart, yung mga pasabog ni Artista Oscar Cruz tungkol sa wedding, dokumentado natin. Galing mo talaga. Sipag. Mart, present tayo sa pagrampa ng mga sikat at hindi masyadong sikat na artista sa fashion o ng isang magazine. Exciting yan, ha? Pambabae ba yung panalaki? Pambabae! Si Robredo at ang kanyang angels. Ang mga mayor at kanilang mga proyekto at ang balancing act ni Belmonte, dokumentado. Oh, Jovi, alam kong matagal lang gusto lumipat ng Senado, lumipat ng building. Noon pa sila nag-iisip na lumipat sa, medyo malapit lang sa kanila, yung film center, no? Mm-hmm. Mahal kasi dun sa GSIS, 200 million a year ang rental nila dyan. No? Wala pa dun yung kuryente, tsaka yung tubig, mga utilities, ano? Talagang medyo mahal. Makakatipid tayo in the long run dahil ang binabayaran natin dito ay almost 200 million a year on rentals. Di ba, sabi nga maraming nabaon dun ang ginagawa. Nabaon ang buhay? Oo, so paano yung mga... Patay? Oo, oh, spirito doon. Ilang na, Erel, kaya nga ang plano nitong si Migs. Sabi nga ni Senator Frank Rilon, kung lilipat nga tayo dyan, magdadala doon sa isang truck ng mga pare, pare-exercise at demonize itong lugar na, ay yung lugar na yon. Pero maganda na rin yan para at least libre yung security natin. Sa gabi may umiikot-ikot, nagbabantay sa mga opisina. Sabihin mo kay Mig, sagot ko na yung manok, sagot mo na yung kutsilyo. Sa'yo asin. Dagdagan mo naman ng asin. Walang lasa eh. Yung mga totoong tao na nag-occupy ng film center sa ngayon, nirerentahan yan para gawing isang lugar ng mga nagpe-perform. Kami ang Amazing Gays at nagkakaroon kami ng mga amazing performances sa Amazing Film Center of the Philippines! So meron pala mga talentadong tenants dyan sa... Yeah, amazing! Amazing gays na pinadayo doon ng mga turista. Siguro natakot na siguro yung mga multo sa kanila kasi mga bongga lahat yun, di ba? So, nawala na yung mga multo. Aba. Ano ang masasabi nyo dyan, mga ating? Join ka na lang sa amin, Senator! Be amazing and gay gaya namin! Tama, may mga dancer na pala doon. Mayroon ka mga aktor, oh. Di isang piyesta ang mangyayari doon sa Senado. Cinematic pa nga, kung tutuwa siya. O basta, join na lang kayo ulit next time sa panonood ng Dokumentado! Magandang gabi ito dahil kakatext na ng Bulador, no? Pompiang daw 5-5 ano ba sa bola nila. At ayon sa Revisador, 10,000 ang premyo. Ayun, okay.
Martin, ingat. Kasi maraming mga taga-media nililink sa Wete. Ay, ganun ba? Ay, careful. Wala akong kinalaman dyan. Bakit in-ex? Yun. Para kausapin si Trish Roque dahil na-cover mo itong Weteng scandal. Tama ka dyan, Mart. At isa nga dun sa mga talagang naglabas nito, si Archbishop Oscar Cruz. Sa mga parating, di ba? Eh, hindi nyo pa maaaring ipaki-name na ninyong name. Sincha? Pinipilit siyang pangalanan ngayon itong mga sinasabi niyang opisyal ng gobyerno daw na sama dito sa waiting pa yun. Hindi ba? Sagutin ko sana to ng tatlong punto. Una, wala po akong sinabing kahit kailan sa normal media na mabanggitin ko ang pangalan. You took it seriously! One point, tatapatin ko na kayo. Napikakaki ako eh. Ako inis na. Kabarat-barat sa akin ng Malacanang. Aba! Eh, di, patunayan mo. Magpakatotoo ka at magpapakatotoo din ako. Ikatlo. Nakalimutan mo na ikatlo. Hindi patagalin pa. Tama. Tawagin natin na ating panauin ngayong gabi. Yes. Yung pangalanan niya? Bibigyan tayo ng Oscar Awards. Diba? Kundi si dating Archbishop Oscar Cruz. Welcome to the Comentado. Archbishop Cruz, hello. Clap, clap. Bless me, Father, for I have seen since my last confession was 10 years ago. Welcome, Father, kayo. Thank you. Archbishop, mukhang nasa hot seat na naman kayo ngayon dahil hina-hot seat nyo yung mga taong ayaw nyong pangalanan. Ikanta mo na ang nalalaman mo, Bishop. Meron bang taga past administration? Dati na, but let me say they are below cabinet rank. Sinabi nyo, yung administration parang wala silang ginagawa tungkol dito, eh nasa kanila naman lahat ng power. Si Kuya Oscar na lang ang laging tama. Nasa inyo lahat ng milyon na intelihensya, nasa inyo lahat ng PNP, nasa inyo lahat EPI, nasa inyo lahat, tapos kami ang maghahanap at kami magpapatunay. Eh kung kami gagawa niyan, eh pwede ba umalis na kayo dyan? You go home and plot kamote! Ano ba ang tinatanggap ng mga kilala niyo nasa Arch Depende Lions? Depende sa panahon. Pagkat may panahon na malakas, may panahon na mahina. Sawang-sawa na ako sa mga pabari-bari akong komisyon. May death threats na ba kayo? Ang ganda kung ito'y hindi mamamatay. Minsan mayroong tuyong dahon. Mga itim na ribbon. Mga bala. Meron ako mga cheque. Siguro walang deposito yun. You can never can tell. Nakatanggap na ako ng isang sulat na meron parang yung mga smiley ba yun? Yung bilaw? Oo, smiley. Tapos nakalagay, shut up! Tara, dito tayo. Ano? Magchikan tayo. Meron ako iniintay na hindi pa dumarating. Ano yun? Ano po yung iniintay? Kabaong. Huwag namang ganun. Kumulap na kami! Ito. Pagkano? Ramdam nga po ng lamesa ang galit nyo. Ruby. Attorney. Si Attorney Jess. Si Jess Andres? At Jess Santos. Parang nagdududa siya sa sexuality. Okay. Sabi niya, bakla po ba kayo? Sabi ko, hindi pa. Hindi ako bakla! Yun lamang yun. Ito kasi big joke, I think. Only occasion, but I don't think it meant he meant anything. He himself was laughing eh. Nabanggit yun sa isa sa mga conferences nga na ayaw niyong makarap si Pinoy. Eh, sabi nga sa akin, pupunta ba kayo? Kaya hindi. At para ano, para sabihin yung sinabi ko na. Yung isang presidente, wala pa akong kinamayan. Bakit? Ni minsan di pa ako nakapunta sa Malacanang. Mm-hmm. And I'll keep the record. Bakit naman? Bakit? Bakit po? Ayoko. Ay, nasisindak ako. Parang akong natatakot na president. Archbishop, kulit. Kala ko, ang kulit ako lang. Napalagay niyo ba, Archbishop, dinadaan tayo ni Pinoy sa daang na matuwid? O doon sa Baluktot? O daan papuntang Weteng. I'll be very candid about this. Na, and this is from the heart. Okay? Before God and conscience. I think this fellow is straight. Up to now. So sa tingin niyo, wala siyang kinalaman sa Weteng? Wala. So sino kaya may kinalaman sa Weteng niya? Yung mga galamay niya. Merong papel doon sa likod mo. No? Ito ba yung white book mo? Yan ba yung listahan? Ito ba yung mga listahan? Ek, wala po. Wala. Ito yung mga nasa listahan ninyo. No? Yan. Anong mensahe niyo sa kanila? Sabi ko, tigilan niyo na. Hindi niyo nung madadala sa langit yung pera niya. Uh-huh. Pagka kayo naging gahaman sa pera, lubog na kayo sa pera, nakabaon na kayo sa pera, kulang pa.
Para bang kayo uhaw na uhaw na kayo nalulunod sa isang ilog na manamis na mis ang tubig. Thank you so much. Good luck po sa inyong krusada. Salamat po. God bless you. Thank you. Galingan niyo. Huwag kayo masyadong guwapo. Puwapangit ako eh. Susunod. Ang gwapong mayor nila. Uh-huh. And nagpakapirmahan na doon. Parang alam ko na wala yan. Pa. Parang kilala ko na rin yan. Late na naman! Sino nagsabing wala? Ayun si mayor sa likod, oh. Before. Pangainilaan para tingnan yung ilang mayor na kinakaril ng mga proyekto. Hindi ka naman nahilo sa pagkain. Hindi. Nakahanap pa nga tayo ng mga storya at pag-uusapan sa dokumentado. Okay. Sila dito si Mayor Abalos at tila kinakaril niya kanyang anti-dengue campaign. Super Mayor Number 1, Dengue Buster. Ang isang lamo ang buhay niya ang 2 linggo hanggang 3 linggo. At nangangagat sa atin yung Aegis Ehipti. Ew, kadiri yon. Ang gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng isang lata, lalagyan ng tubig, lalagyan ng stick. Ito ang special weapon ko. Lalaban pa ba kayo? Ha? With this OB trap, papatay tayo ng 100,000 lamok. Yung kabila, ganun din. Hanggang siguro 1 million lamok, mapapatay natin. Sumo na kami, sir! Next time, sana ang mga nangungurakot at masasamang loob na manapok sa inmo! Hindi naman yan. Hindi, kasi una, sabihin natin event, ano, ito yung second, Quezon City International Marathon. So may MOA signing nga sa Quezon City. Ito yung gwapong mayor nila. Uh-huh. Ay, nagpakapirmahan na doon. Parang alam ko na. Wala yan. Pa. Kilala ko na rin yan. Late na naman! Indian, pana, kakanaka na. Etong si Mayor palaging wala. We will again have the same report that was given to us by the Quezon City or the Rotary District 2780, which is the biggest... Sir, no coaching. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. Nagmumowa signing sila. Wala pa doon si Mayor this time. Sinong nagsabing wala? Ayun si Mayor sa likod, oh. Ang galing ano, hindi halata. Maiba taya. Nung medyo papalis na sila, napansin nila na mayroong paparating. Ano yun? It's a bird. It's a plane. Hindi ka palipaliwala. It's unbelievable. Uli man daw at magaling, late pa rin. Mas na mas less than pressure and expense from the city government. Hindi naman ang isa. Late si Miss Nick. Sa bawat pag-ikot ng mata ko, kaakibat nito ay pagsosorry ko. Sorry, sorry, at na-late ako. Shut up! Net-net mo! Gusto ko dito mag-inis na paperless na hopefully for the environment. Type din namin mayor ang mabilis. Ayaw namin sa babagal-bagal sa mga late. Kaya next time mayor, konting bilis, ha? Hindi man dapat magaling ni Joby, pero itong mayor natin sa Kalookan, eh, dumating naman on time. Okay naman. Mayroon silang bagong pagkali sa Kalookan. Ito yung maging smoke-free yung buong Kalookan. Alam ko nag-quit na yan si... Dati kasi yung chain smoker yan si mayor. So gusto niya yung mga... Ngayon wala na, naputol na yung chain. Alam niyo po, I was a heavy smoker. Before, sabi nga, medyo grayish na ang itsura ko. But now, medyo pinkish reddish na ang cheeks ko. Kita yung si Egay, reddish na rin ang cheeks. Mali! Ang tigas ng mukha mo! Pwede sa testimony ni Mayor Echeverri, parang may Miss Universe-like na event na nangyari. Before. Before. Malaganap na talaga itong Venus tang sa mga kababayan natin. Come! Join us! Kaloocan City supports your right to breathe. Kaloocan City is a smoke-free city. Echeverri, no more Yossi! Pero Martin, 3 araw matapos yung summit, ito yung nakita natin sa Kaloocan. Kung hindi nyo pa alam,
Bawal na yan sa Caloocan. Mayor, mukhang hindi nakikinig sa inyo ang inyong constituents. Makikilala tayo as a smoke-free city and I want you to help me realize that dream. Eh ang dream nyo, sir, wala pa man. Mukhang isa ng nightmare. Para hindi ka bangungutin, manood ka na lang ng dokumentado. Akala ko ba eh hindi si Robredo ang talagang in charge sa mga pulis? Eh bakit siya yung nagpupunta sa mga Napolcom? Eh kung titignan mo kasi yung batas Martins, ang DILG secretary siya ang Napolcom. Traditionally yun. At saka yun talaga ng kagawian. Ayun po yung nangyari sa akin dito. I-demonstration that our system of resolving these cases doesn't work. Kung nakikinig kayo dati, kaya tatagalan ko. Susunod, huwag ka na magpaalam. Gawin mo na lang. Okay po, ayun sa akin dito kasi wala naman po binabasa. Good job. Ako ay 19 na taon na sa gobyerno. At wala akong makalang na daan, kundi yung daan na magawin namin. It might be difficult, it might be a narrow path, but then I believe that the only way to serve our countrymen is to walk that narrow path. Ang dami naman paligoy-ligoy. Ano ba talaga ang tumbok mo? Pakituwid naman, sir. Kasi di wala kung nagpapaalam siya. I will subscribe if it, as I've said, I've been mayor for 19 years. That must work for me. I'm not sure if this will work for me here. What's with him? So, aalis daw siya? Maraming calls for me to step down. I'd rather listen to the good angels. We also manifest our support for Secretary Jesse Robredo. Let's submit it to the wisdom of the President. Yeah, that's right. Ang pawala pala niya yung stress. Si paglaroon ng basketball. Ay! Wow. Matangkad si Robredo. Oo, matangkad siya. Saka in fairness, siya lang yung cabinet secretary nakita kung tumatakbo talaga full court. Ah, ganun? Oo. Go, Jesse! Go, Jesse! Go! Na kay Robredo na po ang bola. Ang ganda ng pasa. Ops, ops! Ingat sa balya! Ayun! Shoot! Mas pa siya papatanggal yung stress. Meron pa. Oh, meron pa. Marami. Kailangan niya kasi lately. Ang dami niya problema sa kanya. Pag hinaharap ko yung media, natanggal yung stress ko. Sisiguraduhin talaga namin na lagi tayong magkikita. At nagawa na rin ang stress namin pag may nagdodokumentado. Susunod. To see Bongbong here in the Senate following the footsteps of his father, and I'm very proud of him. Maraming maraming salamat. Happy birthday, Bongbong. Thank you, Bongbong. Oh, nauuso na talaga ngayon yung power balance, no? Sa akin, effective. Bumili ka rin. Serious ka, no? 2,000 yata. O sige, ikaw kuha aking bili. Sandali lang po. Ano ka ba, Jonas Starka? Nakita natin si Speaker Sunny Belmonte. Naka-power balance bracelet. Wala naman masama kung ano yung maniwala ka, di ba? Meron nga ako anting-anting sa brief ko, eh. Patingin! Dati, balot ang pampalakas ng tuhod. Ngayon, bracelet na. Bongga! So kahit very trendy at nakikiusap si Speaker Belmonte, hindi naman siya nakikiusap sa pagsama sa mga delegation ni Pinoy sa UN Summit sa New York. Siyempre, if the President says, yeah, come along, then of course I will go along whomever he wants. Pero the notion that you just sign up and say, I'm going, I don't think that's even contemplated. Basta, pag sumama ako, huwag kalimutan ang bonggang-bonggang dinner, no? At Martin, isa pang nakita natin na naka-power balance bracelet, ang aking kawawalang kapatid, si May Paner. Oh! If you wanna change. Oh. Yellow yan, take note ah. Ina-advise niya rin si Pinoy na magsuot daw ng power balance bracelet. It helps you find your balance para hindi ka madaling matumba pag yung mga gustong pagtulak sa yung ganyan. Pinapa natin na si Pinoy. Oo, at samantalang nung campaign, talagang yung support niya kay Pinoy, Tony Tony. Ahigit pa dito ang kailangan niya. Malami. Buong katawan. So, Mr. President, bibili ka ba? Martin, grabe, muntik na akong mabingis sa lakas okay ng tili at sigawan ng mga kababaihan at nagpapanggap ng mga babae sa Cosmo Bachelor Bash. Ay, puro mga lalaki yung mga... No?
Ang dami talagang nanood, punong-puno yung World Trade Center. Tapos, hindi lang mga ordinaryong tao yung nanood. Kasi pati mga artista nandun, sina Mara Salvador, Christine Reyes, at Lovie po. Ano yan, may mga boyfriend ba sila doon? Hindi, kasi may mga friend. Mukha nag-cheer. Friends lang daw. Nagaya talaga sa akin dito si Rocco. So, yun. Kaibigan o kaibigan? Tapos etong si Baron guys na naman pag-rampa talagang inikot-ikot pa niya yung jacket niya tapos hinagis niya kung hindi naman siya kamusta naman yung physique ni Baron? Tapos, wow! Impressive! Nagsigawan yung mga medyo sikat talaga at magaganda yung katawan. Pero may mga lumang artista rin na nandun na hindi na gaanong active sa showbiz. Kaya nagulat nga ako, wow, nandun si Joros Gamboa. Tapos ang ganda na nung katawan niya. Kasi for 5 months, ang kinakain niya lang daw kamote at parang fish lang ata. Kaya ang ganda naman nung kinalala. Grabe ng survive show. Alam mo yung utot na utot yan. Yung ka-child star ni Patricia Ann Roque na si Carlo Aquino. Carlo Aquino. Yeah. Akala mo lang walang karir, pero meron, meron, meron! Hindi ko kaya, nakakaya! Bago sa akin to, yung lalabas, tapos ang daming tao, naka-topless. So, ayun, masaya naman ako sa naging outcome nito. Ano naman nangyari dun sa birthday ni Bongbong Marcos? Happy birthday! Yay! Defect. Nagtitipid siya. Simple. Simple. Not what they're known for. Sino naman mga exciting na bisita niya? Siyempre, tinidefect naman. Dahil nandun doon ang kanyang mommy na si Congresswoman Imelda Marcos. I would like to thank the Lord for giving us once more a privilege to be able to celebrate Bongbong's Nakuno, the senator. Celebrate his birthday and maraming salamat. Happy birthday, Bongbong. Thank you, Bongbong. Oh, cute ni baby Bongbong. Kuchi-kuchi-ku. Talo kayong lahat. At bilang pagkilala sa natatanging pagmamahal na ipinamalas niya sa kanyang mga anak. And ang kanyang sister, nanatot siya dahil nag-speech pa para sa kanya. His work has become so much more difficult. And we all have to state again and again that we're all behind him, always. Yay. Thank you. Yay! Keys! Si Bongbong? 53. Ay, hindi halata. Ang grabe, no? Oo, oh, mukha sa 52. Okay, madam. Sabi mo eh. Happy 18th birthday din sa'yo! Proud ang kanyang mommy na si Congresswoman Imelda Marcos because si Bongbong here in the Senate following the footsteps of his father and I'm very proud of him. Malam mo maging presidente pa pala. That's a matter of destiny, a divine plan. Pwede tingnan na lang natin kung saan liliparin ang hangin ng Ilocos windmills itong si Baby Bongbong, Mr. Senator. Happy dokumentado birthday sa'yo, sir!